ang matinding nabalitaan itong si Kai Sotto galing sa isang Filipino writer. At itong malaking pasabog ngayon ng Japan B-League na siguradong ikatutuwa ng mga Pinoy fans. Yan ay matapos mong i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating official Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na! Sa mga nakalipas na linggo nga mga bolero, eh malamang kahit papano ay nabalitaan naman siguro ninyo itong posibilidad na pagkakasama ng mga Filipino players dito sa taunang B-League All-Star Game. Kung saan ang nasabing event, eh magaganap nga sa buwan ng Enero sa susunod na taon. Kaya naman sa unang araw pa lang ng buwan ng Nobyembre, eh kanya-kanyang diskarte na ang bawat koponan upang mapasama sa All-Star Week ang kanika nilang mga pambato. Kung saan isang buwan matapos masimula ng nangyaring botohan, eh kahapon nga December 6, eh naglabas na ng opisyal na listahan ng liga kung sino-sino nga ba ang mga nakasama dito sa All-Star Week. Lalo na rito sa magaganap na tagisan ng mga Asyano kalaban ng mga Japanese Rising Stars. Kung saan sa nalabas nga na listahan kahapon ng B-League, eh siguradong maraming Pinoy ang natuwa sa naging resulta ng botohan. Yan ay matapos mapasama ang 8 Filipino players sa listahan na kinabibilangan itong magkapatid na Kiefer at Third Ravena, Javi at Juan Gomez de Liano, Bobby Ray Parks Jr., Kubi Paras, Dwight Ramos, at itong si Kenmark Carino. Subalit maliban sa kanilang 8, eh makakasama rin nila itong sina Brandon Jawoto ng Indonesia, 2 players mula sa China, isa galing Korea, at isa rin galing naman sa Taiwan. Kung saan magaganap ang laban sa araw ng Biyernes, January 14. Kaya naman sabay-sabay nating pakatutukan to mga bolero bilang suporta na rin sa mga kapwa nating Pinoy dito sa bansang Japan. Samantala sa kabilang banda, eh ang matinding nabalitaan itong si Kai Sotto galing dito sa isang Filipino writer. Kung saan alam naman natin na sa last game nga ng Adelaide kontra sa Hawks noong linggo, eh talagang maraming Pinoy ang nadismaya dito nga sa muling di pagpasok ng ating kababayan sa second game ng 36ers ngayong regular season. Matapos lamang gamitin itong ating kababayan sa first NBL preseason game nila. Subalit pagkatapos nito, eh wala na nga. At hanggang ngayon, eh patuloy na lamang na umaasa ang mga taga-subaybay niya na muling makitang makapaglaro itong si Kai Sotto. Kaya naman dahil dito, eh kung minsan ay nakapagsasalitangan ng di magagandang bagay ang mga Pinoy pagdating sa kanyang koponan. Kung kaya't dahil dito, eh nagsalita ang isang Filipino writer patungkol ngayon sa sitwasyon ng ating kababayan. Yan ay matapos sabihin nito na ang pagiging not NBA ready nga raw ni Sotto, eh ayos na ayos lang para sa kanya. Matapos ipunto ng manunulat, ang sinabi noon ni CJ Bruton sa kanyang bata na si Kai, patungkol nga yan sa patuloy na pagpapalakas ni Sotto ng kanyang skills at pangangatawan. Kung saan nilalagay nga natin sa description box ng video na ito ang link upang mas maunawaan ninyo ng gusto itong sinabi ng Filipino writer na ito patungkol sa ating kababayan. So yun lamang para sa ating video for today mga bolero. Nawa ay nagustuhan mo. Thank you for watching. Bye-bye.